Okay, ito pa. Panoorin natin to, ha. Initially, we discussed the peace and order situation in our country today and how we can maintain the security of our country until President Marcos comes back from his state visits. Matapos italaga bilang officer in charge sa Office of the President, pinulong kanina ni Vice President Sara Duterte ang mga matataas na opisyal ng security sector. Nais makasiguro ng pangalawang pangulo na maayos ang peace and order situation ng bansa habang nasa abroad ang pangulo sa state visits. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. at si PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Jose Chiquito Malayo. Nilinaw naman ni VP Duterte na walang terror threat na natanggap ang bansa, pero tiniyak nito na walang ipapakitang awa sa mga magtatangkang maghasik ng kriminalidad at terorismo sa bansa. Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hard line. We should show no mercy to criminals and terrorists. The Philippines will only be able to truly recover and build post-pandemic and meaningfully stand with honor and pride as a nation if we successfully address the threats to security. Nagpapasalamat naman si VP Sara sa mga opisyal at miyembro ng security sector sa pagiging profesional, may integridad, commitment at buong pusong pagmamahal sa bansa at kapwa Pilipino. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan. So, meron sabi dito na may mga nagsabi na isa sa daw sa mga sinabi nga ni Vice President Sara Duterte, pinariringgan daw niya si Senator Loren, di ba? Kasi parang sinasabi na kahit hindi dapat tayo magbigay ng puwang dito sa mga kriminal at terorista at hindi dapat sinusuportahan yan. We cannot know, no, kung ito talaga ba parinig ni Vice President Sara Duterte, pero ako sa tingin ko merong pitik may pitik 'yon sa kay Senator Legarda na alam naman natin, 'di ba, nakasama sa unit team 'yan. Siguro talagang ako kaya nga nung napakinggan ko 'yan, more than the parinig, 'di ba? Naisip ko talaga, dapat kasi hindi ko maintindihan kung bakit hindi itong nilagay na secretary, di ba, ng National Defense. Hinihingi naman niya yan noon, di ba, na yan dapat ang hinihingi niyang posisyon kay PBBM, yung National Defense. Kasi bagay na bagay sa kanya yan dahil si... alam naman natin ang tapang ni Vice President, di ba? Alam naman ho natin kung gaano siya katapang. At maging sa Davao, talagang isa yan sa mga advocacy niya Talagang hindi yan pumepreno pag ang kalaban itong mga terorista. Pag itong mga rebelde ang kalaban, sa Davao talaga ang diretsuhan niya. Siya pa nga nagsabi noon na dapat dinidisqualify na Makabayan Black O, di ba? Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi ibinigay sa kanya yung National Defense. Although sabi nung iba maganda din sa DepEd. Oo, maganda din naman sa DepEd. Hindi ko naman sinabing hindi maganda. Pero mas maganda lang sa National Defense. Tama kayo, maganda din sa DepEd. Mag-alala, pero mas maganda lang dito sa DND. Kasi talagang dito, makikita na, at saka, una-una, alam naman po natin na matindi ang paggalang, di ba? Matindi ang paggalang ng mga sundalo, retired general, kay Pangulong Duterte. Sa mga Duterte, matindi ho ang kanilang paggalang, respeto. Siguro may kasama na rin pong
natatakot dahil sa tapang, di ba? Anyway, I don't think magbabago na yun. Pero let's wait and see. Malay nyo naman, di ba? Malay nyo magkaroon ng himala. Sabi nito isa, PBBM, next year ka nang bumalik. Kaya nga, kayo naman eh. Sinama na nga niya yung ano niya, buong family niya. Ganun. Ang dami tuloy nagsasabi, wag na sana umuwi si Junior. Mas kailangan siya ng mga OFW doon sa Indonesia, no? Wag ganun. Wag naman ganyan mga ugali ninyo. Makawis naman kayo. Sana 6 years na lang state visit ni PBBM. Malay mo mag-enjoy si Sanjo. Anong pangalan nun? Sandro. O yun. Malay mo mag-enjoy yung anak niya doon, 'di ba? Doon na lang sila mag-ikot-ikot, mamasyal, mag-party. Malay mo may birthday celebration doon. Hindi natin alam. Pambalita ngayon, wala nang kakwenta-kwenta, nagagawin natin. Ito, banata natin 'to. Kakairita 'to eh, kakairita eh. Dante, meron na bang naglilinis ng mga basura dyan sa may Dolomite Beach? Yes, Ella, may nakita na tayong mga naglilinis dito mula sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. At ayon pa nga sa mga naka-duty dito, mga guard, Ella, at mga pulis, nagsimula tumambak itong mga basura na ito noong nagkaroon nga tayo ng masamang panahon, epekto ng bagyo. At dala na rin ang habagat, Ella. At karamihan dito, Ella, nakikita natin kanina ay mga water lily ito, no? Mayroon ding mga plastic bottles ng soft drinks. Alam mo, nakaka-disappoint yan, ano? I mean, pagkatapos ng gobyerno linisin ng ating, ano? Eh, although yung mga water lilies, wala tayong magagawa doon, na nasa dagat na yun, eh. Dinaanod na yun pagbagyo, eh. Sana lagyan ng net, no? Sana... Sana lagyan ng net po yung ano, ng yung banda dun sa dulo, yung para talaga maging tourist attraction, hindi yung pagbumagyo. Eh, ganyan. Tapos nakakita pa ako, sapatos. Ano ba yan? Talagang itatapon pa yung sapatos. Mga taga... Naku. Saan ba galing daw yan? Merong balita dyan kung saan galing daw yung mga dumi-dumi na yan eh. Merong styrofoam at iba pa. Ayon sa mga nakabantay nga dito, kapag wala namang masamang panahon, Ella, tulad ng low pressure o kaya bagyo, ay nanatili namang malinis itong lugar na ito, itong bahagi ng Manila Bay, particular na itong Dolomite Sand Beach. Kanina ay maraming pa rin naman tayo nakita, Ella, na mga nagpunta rito kahit sa ngayon, na mga turista at maging mga lokal na turista, at naniniwala silang mas maganda pa rin ang Manila Bay sa ngayon kaysa mga nakaraang taon. Before Duterte, it's very, very different, yeah, and lots of garbage. The whole beach was filled with garbage. Oh, sabi nito isa, dapat daw lagyan ng breakwater. Oo nga eh, yung may net eh, dapat may ganun eh, para ma-maintain yung ganda. Kasi tingnan nyo yan, no? Halimbawa yan, no? Porringer, di ba? Malay mo, hello mga guys yan. Hello mga guys, ito na itsura ng ano, di ba? Eh, ang laking bagay niyan eh, lalo na pagka nanatiling malinis po yung Dolomite na yan. Sana lagyan po ng ano, paggastosan ng gobyerno. Ayun. DENR, bikini man, lagyan natin ng net para hindi na maganyan madala-dala yung mga basura dito sa may pangpang. Kayo naman, oh. Samantala ay lang ngayon namang alauna ng hapon ay inaasahan natin na magpupunta naman dito o tutungo rito itong mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang maglinis naman dito at katuwang din nila yung Department of Public Services o DPS ng Manila Local Government. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi, alam mo talaga sa Pilipinas, eh, no?
Ako natatanggap ko yung mga water lilies na basura eh. Ibig sabihin, hindi na natin kasalanan yon. I mean, dagdag na lang, dagdag benepisyo na lang siguro pagka ginawa ng gobyerno na maglagay ng net, di ba? Ng harang. Okay yon. Sana. Kung hindi at wala nang pera doon, maintindihan naman natin yon. Linisin na lang. Okay? Ang problema lang ngayon, bakit may mga basura pa din? Ito, hindi na ho kasalanan ng gobyerno ho ito. Diba? I mean, wag na nating isisi sa gobyerno kung bakit may basura dyan. Lahat na ho tayong Pilipino na naandyan sa paligid. Kasi, di ba, naalala ko ha, hindi ko sinisisi ha, pero naalala ko lang, isa sa mga naging dahilan niya, nagpapakalat niya na, galing sa Cavite. Yan ang sinasabi, di ba? Baka naman upe pwede sa mga kababayan natin, kawawa naman eh. Kasi baka isipin ninyo, murkit malayo kayo, hindi mapupunta dito. Siyempre, dadalin ho yan ng agos, ng hangin, pagka nagkabagyo, ang pangit, sayang naman ho yung ginastos ng gobyerno. Tapos ayan, pupunta daw yung DNR dyan para maglinis pa. Baka naman matulungan na lang natin yung gobyerno. Diba? Huwag naman po laging asa lang sa gobyerno. Ilang sa akin eh. Sana naman minsan meron din tayong effort na mga Pilipino. Huwag every time umaasa. Hindi kasi yung gobyerno hindi nililinis. Kasi yung gobyerno hindi hinarangan. Hindi kasi gobyerno. Gawin din natin yung parte natin, di ba? Kasi may kasalanan din tayo dyan eh. Huwag natin isisi lahat sa local government. Huwag natin isisi sa DNR. Minsan tayo rin eh. Pwede naman hindi tayo magtapon. Talagang tatapon pa dun yung styro. Alam na nga nating hindi natutunaw. May magtatapon pang leather na sapatos. Medyo napakawalang yarin ho natin eh. Pagkatapos linisin ng gobyerno, ganyan pa rin tayo. Huwag naman ganun. Napakababoy ng ugali natin eh. Dapat tayo na rin ang problema minsan eh. It's not just the government. Maniwala ko kayo, ang corruption sa Pilipinas, it's not just the sometimes, ito ha, totoo naman to eh. Sometimes, sinisisi natin ng gobyerno dahil nagiging corrupt sila. Magnanakaw, tamad. Ganyan ang sisi natin. Oo, ang galing natin magsisi dyan. Kasi hindi tayo yung naandun. Pero pag tayo nang naandun, sigurado ganun din naman gagawin natin. Kukurap din naman natin. Pag naandun na tayo, magiging tamad din naman iba sa atin. So wag natin isisi lahat sa gobyerno. Meron din talaga tayong parte bilang mga Pilipino na minsan, makapakawalang yari natin minsan. Diba? Wag naman puro sisi lang sa gobyerno. Dahil tayo, tingnan natin. Alimbawa ngayon, diba? Paulit-ulit ko sinasabi to. Gagalit tayo sa korap sa gobyerno. Magnanakaw sa gobyerno. Pero pag pumunta naman tayo sa opisina natin, pati tayo, pinipitik natin ballpen, pinipitik natin mga papel, lahat pinipitik natin. Bakit? Hindi eh, kasi di ako nasasahuran na maayos eh. Oh. Ganon din yun eh. Hindi nasasabihin ng mga nasa gobyerno kasi kami nasasahuran, kaya namimitik na rin kami. Ganon din naman ginagawa natin pag nasa opisina tayo, di ba? Huwag na natin ilayo. Di ba? Ilapit na natin. Ah, sa bahay. Sa bahay. Gagalit tayo sa gobyerno kasi mga manluloko yung mga nasa gobyerno. Pero pagdating naman sa bahay, manluloko din naman tayong asawa natin. Sisi tayo ng sisi. Wag na naman luloko yung mga nasa gobyerno. Pero ikaw, ilan ang kabit mo? Di ba? Wag tayong sisi ng sisi sa iba. Minsan meron din tayong mali eh. Sana, hindi ako ah. Hindi naman sa nga ano. Pero, yung ballpen niya sa bangko, nakakadena eh. Montakin mo? Sa Pilipinas lang ba may ganyan? Walang biro. Kahit nga yung sauce sa fishballan, nakakadena eh. Hindi nyo nababansin? Yung sauce sa fishballan, nakakadena. Di ba? Sabi ko nga, nasa harapan na nung nagbebenta, ha? Nakakadena pa rin. Kasi talaga may mga walang niya din, pinipitik pa talaga yung buong sauce, eh, no? Kulang na lang talaga, pati yung stick mo ng fishballan, nakakadena rin, eh, no? Para hindi mo talaga kunin, hindi uwi. Vivere, maraming salamat. Sabi nito isa, pati yung coworker mo, pinipitik mo.
Asawa nga na may asawa, pinipitik nyo eh. Di ba? Asawa na may asawa, inaangkin nyo. Wag ganun. Oh. Sabi nga eh, yung pader daw, lagyan mo ng sign. Bawal umihi dito, yun ang mapanghi. Hindi. At ang nakakagulat dito, pagdating mo sa ibang bansa, yung mga Pinoy magaling sumunod sa batas. Di ba? Asawa na lang hindi nakakadena. Oo, kasi gustong mawala. Ay, bag ganun ba, not boy? Mm. Hindi, alam nyo, eto lang ang ano dyan eh. Medyo, kaya nga sabi ko nga eh, di ba? Mapaulit-ulit ko sinasabi dito sa ating channel. Ang pagbabago, hindi lang naman nagsisimula yan sa gobyerno. Ang pagbabago, nagsisimula yan sa bawat isa sa ating mga Pilipino. Kaya ako, meron akong pinaplano eh. Antayin nyo, may pinaplano ako para sa mga matikinong citizen ng bansang Pilipinas, may gagawin tayong malupit na vlog. Ha? Sa mga malulupit na sumusunod sa ating batas. Yan. Antay-antay. Kino-conceptualize pa lang natin. Ha? Wala kasing areglo dito sa abroad. Oo nga eh. Sa atin, meron pang ano eh. May patawag-tawag pa eh, no? Si Kernel. Usapin mo si Kernel, oh. Si Mayor, oh. Si usapin mo si Mayor. May pag-ganon-ganon pa eh, no? Kamay na bakal talaga dapat, boss. Katulad ni PRRD. Oo nga eh. Wala na, wala na. Wala nang ganon. Hayaan nyo na. Next,